Isang masipag na security guard si Edward sa isang bagong tayong mall sa Metro Manila. Isa itong toy store. Mapagmahal at maalagang ama si Edward. "Pare, mauna na ako sa'yo." Sabi ni Jason kay Edward na kapalitan niya tuwing gabi. "Sige pre, e-check mo ang gamit mo, baka may nakalimutan ka." Sabi ni Edward at sinunod naman ito ni Jason. "Okay na pre, sige ha." Paalam ni Jason kay Edward. "Sige pare, ingat." Sabi niya dito at tuluyan nang umalis ang kasamahan niya. Ang una niyang trabaho ngayon ay patayin ang lahat ng ilaw sa buong mall. 2-story lang to pero sa second floor ay may 5 kwarto. Pumunta na siya sa second floor at nang makarating sa isang kwarto ay agad niyang hinagilap ang fuse para maibaba ito. At nang naibaba na ay biglang nagdilim ng bahagya sapagkat meron pa namang mga ilang-ilang ilaw ang nakabukas. "Oy babe, tara na, uwi na tayo. Magsasara na itong mall." Sabi ni Jane sa biip niyang si Fred. "Sandali lang babe. Hinahanap ko pa ang gustong regalo ni Tisoy sa ngayong birthday niya." Dahilan ni Fred. Ang Tisoy na tinutukoy niya ay ang bunsong kapatid niya na kasalukuyang birthday ngayon. At nangako siya sa kapatid niya na reregaluhan niya ito ng gustong laruan. "Ano ba yan siya?" Nagtatampong sabi nito. "Babe naman, alam mo naman na pangako ko yun sa kapatid ko." Paliwanag niya ulit dito habang hinahalungkat ang isang kumpol na laruan. Ito ang lugar na pinanggagalingan ng masamang aura. Bulong ni Jeff sa sarili habang papasok sa nasabing mall. Pagtungtong niya pa lang ng pinto ay parang mabibingi na siya sa lakas ng sigaw na naririnig niya. At siya lang ang tanging nakakarinig nun dahil sa kakayahan nito. Naglibot-libot ang kanyang paningin hanggang sa maya-maya ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaya napakapit siya sa isang kahon na may lamang laruan. Nang makapitan niya ay biglang lumitaw ang isang visual na nakakatakot at mga sigaw ng espiritu. Pero ang pinaka-nakakatakot niyang narinig ay ang isang tawa. Tawa ng isang demonyo. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Jason sa kanya nang makita niya ito. "Oo, okay lang ako. Sorry, wala to." Tugon naman ni Jeff sa tanong ni Jason. "Okay po," sabi niya. At tinalikuran niya na si Jeff at umalis na ito. "Hindi pwede to. Masama ang kutob ko." Bulong ulit ni Jeff sa sarili. Maya-maya pa ay namatay na ang ilaw at tanging ang hagdan lang paakyat ang may ilaw. Pagkalabas ni Edward ng pinto sa nasabing kwarto ay may napansin siyang laruan sa harap nito. Isang panlalaking manika. "Wala naman to dito kanina," sabi niya sa sarili at dinampot ang laruan. Sa ilang hakbang niya ng paglalakad ay may nakita itong isang batang babae na nakatayo sa tapat ng hagdan. Kaya naaaninag niya ito. Nagtataka siya kasi ang alam niya wala nang tao dito. Maya-maya pa'y tumakbo ito sa isang kwarto na sa pagkakaalam niya ay isang storage room. "Sandali bata! Bawal dyan!" Sita niya dito. Kaya napasunod siya sa pinuntahan ng bata. Pagkahawak niya ng seradura ng pinto, nagtataka siya kung bakit sarado ito.
Pero wala sa kanya ngayon ang salitang kababalaghan. Kasi nakita niya mismo na bata ito. At ang seradura ay pwedeng ilak ng ganong bata. Kaya agad niyang kinuha ang mga susi na nakasabit lang sa tagiliran niya. Pinapahirapan pa ako. Makakatikim talaga sa akin ng salita ang mga magulang nito. Bulong niya sa sarili. At ilang sandali pa ay nabuksan niya na ang pinto. "Oy bata, lumabas ka na riyan. At bawal ang bata dito." Sigaw niya. Pero wala siyang nakuhang tugon sa batang nakita niya. "Ganun ha? Gusto mo nang tagu-taguan ha? Sige game, at ako ang taya." Pagkasabi niya ay agad kinuha ang flashlight. Hinanap niya ang bata sa mga kasuluk-sulukan. Pero hindi niya ito nakita. "Nakakapagtaka naman," sabi niya sa sarili. "Oy bata, lumabas ka na dyan. Hindi na ako natutuwa ah. At ikaw na ang pinakamagaling na magtago na bata," sabi niya. At halatang hinaluan niya pa ng pang-uuto. Pero wala pa rin tugon galing sa bata. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kaluskos. "Ah, andyan ka lang pala." Pagkasabi niya ay pinuntahan niya na ang pinagmumulan nun. At laking gulat niya nang makita niya ang mga manika. Lalaki't babae na tila nakikipaglaro pa sa bawat isa. Nakita naman siya ng isang manikang lalaki at agad siya nitong sinugod. Kaya nagsigayahan din ng iba. Parang normal na tao lang ang mga lalas ng mga ito. Dumagan sa katawan niya ang grupo ng manika. Napasigaw na lang siya. Kumuha naman ng mga pamalo ang mga babaeng manika. At yun ang ginamit upang durugin ang ulo niya. Sa unang palo ay kayang madurog ang bungo nito. Labasan ng utak at kumalat pa sa sahig. Samantala, "Ayan, pinatayan na tayo ng ilaw. Ang bagal mo kasi," pagrereklamo ni Jane sa boyfriend niya. "Hay, sano ba yan? Kung kailan nakita ko na eh." Tugon naman ni Fred. "Tara na nga, baka bukas pa yung main door," sabi ni Fred, na agad namang sinang-ayunan ni Jane. Pero pagkarating nila doon, ay nakasara na ito. "Ang malas naman," sabi ni Fred. "Ikaw kasi eh," paninisi naman ni Jane. "Huwag ka nang manisi. Hanapin na lang natin ang guard," utos niya ulit dito. Pagkaakyat nila ng second floor, ay nakarinig sila ng isang sigaw. "Babe," tanong ni Jane. "Tara, dito nagmumula yung sigaw," utos sa kanya ni Fred. "Natatakot ako," sabi naman ni Jane. "Tara na," sigaw ni Fred. At napasunod na lang si Jane. Pagkapasok sa kwarto ay nagulat sila sa nasaksihan. Mga manikang gumagalaw at pinagtutulungan pa nila ang isang kaawa-awang lalaki na pinapalo ang ulo. Sobra-sobra ang pinakawalang sigaw ni Jane. Sa kabilang dako naman, nakarinig si Jeff ng sigaw ng lalaki na nagpabilis ng tibok ng puso niya. "Ito na nga ba ang sinasabi ko?" Pagkasabi niya nun sa sarili niya ay tinakbo niya na kung saan nang gagaling ang sigaw. Maya-maya pa ay nakarinig ulit siya ng isang sigaw. Sigaw naman yun ng isang babae. Kaya lalo pa niyang binilisan ang takbo at pagkarating doon, nakita niya si Jane at si Fred na nakatayo sa harap ng isang kwarto. Hinawi niya ang dalawa upang makita ang nangyayari. At nang masaksihan ay laking gulat niya.
Ang security guard ng gusali ay durog na ang ulo at pawang mga manika ang salarin. Umalis na tayo dito, sabi ni Jane na agad sinang ayunan ng dalawa. Napansin naman sila ng mga manika at agad silang hinabol ng mga ito. Kaya tarantang tumakbo sila at pumasok sa isang silid. Ang hindi nila alam, ang manikang dala-dala ni Fred na para sana sa kanyang bunsong kapatid ay isa ring kagaya ng mga manika na sinaniban ng mga masasamang kaluluwa. Nang makapasok sila sa silid, ay agad na sinarado ni Jeff ang pinto. Ano yun? Anong nangyayari? Tanong ng babae kay Fred. Hindi ko alam. Pataasan sila ng boses dahil sa tarantang nararamdaman. Magsitigil nga kayo, sigaw ni Jeff dahil sa karindihan. Napalingo ng dalawa dito. Ngayon lang nila naalala na may kasama pala sila. Sino ka? Tanong ni Fred. Ako si Jeff, tugon niya dito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Fred kay Jeff. Oo. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero hindi ko alam na ganoon pala kasama ang mga kaluluwang narito, paliwanag naman ni Jeff. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Fred. Ang mga manikang nakita nyo ay natural na manika, pero sinaniban ng mga masasamang kaluluwa, paliwanag niya sa mga ito. So ang ibig sabihin, nasa panganib tayo? Tanong ni Jane. Oo. Nakita nyo naman kung anong ginawa nila sa security guard ng gusaling ito, paliwanag ulit ni Jeff sa mga ito. No way! Hindi ko pa gustong mamatay, sabi naman ni Jane. Kailangan nating mag-isip ng paraan, wika ni Jeff. Sumang-ayon lang ang dalawa. Kailangan nating makuha ang susi sa bangkay ng guard upang mabuksan ang pinto nitong gusali, wika ni Fred. Guys, kailangan natin ng sandata, sabi naman ni Jane. Nilibot lang nila ang kanilang paningin sa paligid at nang makakita sila ay kinuha nila ito. Isang palakol kay Fred, baseball bat naman kay Jeff, at ang kay Jane naman ay isang dos por dos lang na kahoy. Ngunit nang lalabas na sila ay biglang sinaksak si Fred ng manika na sana ay pangregalo niya sa kanyang bunsong kapatid. Napasigaw na lang si Jane. Agad namang sumugod si Jeff sa manika at hinataw ito. Tumalsik ang manika. Si Fred naman ay napahiga. Naglabasa ng dugo sa kanyang ilong. Fred, hindi, wika ni Jane at napayakap ito dito. Tumakas na kayo. Walang magbabago ng plano. Iwan niyo na ako dito. Sa pagkakasabi nun ni Fred ay biglang napahagulgol si Jane. Tara na Jane, wala na tayong magagawa pa. At hinatak na nga ni Jeff si Jane. Jeff, iligtas mo ang nobya ko, pagkasabi niya noon ay tuluyan nang nawala ang kanyang buhay. Tumango lang si Jeff habang hatak-hatak niya si Jane. Pagkalabas ng kwarto ay sumalubong agad ang napakaraming manika na sabik sa dugo ng tao. Pero dahil sa maliliit lang ito ay kayang-kaya sila ni Jeff. Pati si Jane ay humahampas din. Kahit anong matamaan niya ay okay lang. Maya-maya pa ay nasaksak si Jeff sa likod. Si Jane naman ay natalunan sa likod. Sinabunutan siya ng isang manikang babae at sabay ginilitan ang liig. Kitang-kita ni Jeff ang nangyari. Bumagsak sa sahig si Jane
sa pinagkaguluhan ng katawan niya ng mga manika. Dinukot ang mata at pati na ang ulo ay biniyak pa ng mga ito hanggang sa tumambad ang utak. Tila naman napanghinaan na ng loob si Jeff, kaya napaluhod na lang ito. Dahil din sa iniindang sakit, kaya parang nawala na ang gana niya na ilaban pa ang kanyang buhay. Agad naman siyang sinunggaban ng mga nagkukumpulang mga manika, hanggang sa napakawalan na lang niya ang isang malakas na sigaw.